Ang araw, bayan. Saglit naming puputulin ang inyong pagbabasa ng dyaryo. Alam mo kung sino lang ang pinakamatinding magiging kalaban ni Ricardo? Sino siya? Sino? Pastor Gibulol. Yung nagpainto ng lindol? Totoo. Tanongin mo, Pilipino ang kikinig ngayon. Si Kiboloy lang ang magpapahinto ng probinsyano. Abangan nyo yan. Inahamon kita, Kiboloy. Pahinto mo nga ang probinsyano. Okay? Hindi ako magsasalita. But the challenge is accepted. Sige nga, punta kang gitna ng ano, EDSA, stop rin traffic doon. Paano kung pahihintuin na hinto na? Iba ka, Kiboloy! Stop! 5 hours later. Hindi man na-renew ang aming prangkisa, oh, no! At pinatitigil ang ating broadcast. Tapos yung mga tao, tuwang-tuwa. Alalahan mo, naghamon ka. Hinamon mo ako, di ba? Alam ko sa sarili ko yun at tinatanggap ko. Ang saya-saya niyo nun. Naghahalakhakan kayo. May taong tatawa. Meron pang isang kasamaan mong lalaki. Pati ngalangalan niya, nakita ko sa katatawa eh. Hindi ko napansin. Oo. Gumaga na. Alos mabali yung leg niya. Ganon. There's nothing wrong with it. Nag-prophesy ka, Wise. Stop! Sana kung ikaw, ibalik ka pa sa estado mo sa susunod. Gamitin mo nga yung binigay na pabor sa iyo para sa kabutihan. Opo. Hindi para pagtawanan ang mga tao, laitin, at gawing katatawanan. Patawad. Ayun lang ginawa mo kay Jessica Soho. Ako po talaga ay humihingi ng paumanhin. Kung ikaw talagang meron kang konsensya, hindi mo gagawin yun eh. Kaya ngayon ko na lang po, gagawing pampubliko ito para makarating po sa inyo. Sabi mo, ipagagang rape si Jessica Soho. Opo, yun po ay isang biro. Pagkatapos nung igagang rape na daw siya, sasabihin daw nung leader, oh, ilabas na ang litson. Wala ako pong intensyong masama na pagtawanan ang mga rape victims. Alam ko pong seryoso ang issue tungkol sa rape. Kaya hindi ko po ginawang seryoso na pagtawanan ang rape victims. Wala po akong intensyong masama. Mali ang interpretasyon mo. Magsisi. Ngayon, naniniwala ka na. Karma is real. Opo. Ikaw ang una kong pagtatawanan sa itsura mo. Nasaktan ko po kayo talaga. Humihingi ako ng paumanhin. Patawad po. Pag binigyan kayo ng pabor ng Diyos, pabor na maging tanyag, pabor na maging mayaman, huwag kayong mangutya ng inyong kapwa-tao. Ginawa rin ng Diyos yan sa kanyang ano, mukha. Ngayon, umiiyak ka. Mula sa puso ko, sinasambit ng dila ko at lumalabas sa bibig ko ngayon. Hindi lang basta idinidikta ng ibang tao at ng utak ko. Humihingi po ako ng paumanhin. Okay? Accepted. Maraming salamat po sa inyong...